Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon yung i-share ko sa inyo is kung paano kami nagpo-force feeding na aming mga alagang kuneo. So tara, maiksing video lang to, samahan nyo ako. So yun guys, sa pag-force feeding, alright, may dalawang option yan kami na ginagawa. So ito yung pinakauna na ginagawa namin. Yung may nest box, tapos nilalagay namin yung mga kits. Kasi kung yung doon nyo is mag-go na sa ganitong paraan, okay, mas better to kasi less stress sa kanila. Or pag medyo malikot yung dough, alright, kasi iba-iba sila eh. Pag medyo malikot yung dough nyo, ang gawin nyo is bigyan nyo ng pagkain, okay, doon sa harap niya para hindi siya masyado nagagalaw. Pero iba-iba yan guys, kasi may mga dough rin, okay, may mga dough rin na ayaw talaga ng ganyan. Yung may pina-force feed sa kanila. So yung isang option doon na pwede nating gawin, pag ganong klase yung nanay, yung pumipigla, so umaalis sa nest box, hindi yung katulad nito na mabait lang. Okay, ang pwede nating gawin doon guys is hawakan, okay? Kailangan may kasama kayo sa paghahawak nun. Okay, parang isa tagahawak, yung hawak nun isa paa, sa mga paa nila. Then yung isa yung maglalagay ng kits. Kasi mahirap pag isa lang kayo guys, okay? Hindi lang sa mahirap, delikado para doon sa kits nyo. Kasi once na pumadyak yan, baka tamaan pa yung kits nyo, kayo masaktan pa. Mahirap doon kung matusok ng kuko or what. Kasi masyado pa silang maselan sa ganyang edad, lalo na wala pang balahibo. Okay, malaking epekto sa kanila kung masusugatan or what. Kaya kailangan tayong magdoble ingat once na nagpo-force feeding tayo, lalo na kung yung doon nyo is yung nagpupumiglas. Okay, so delikado yun para sa mga kits. Kasi pag pumipiglas yun, masyado yung malakas guys. Pag tinamaan yun yung mga kits, problema yun. Okay, possible na bigla silang manghina. Ta isa yun sa maging dahilan ng kanilang pagkamatay. So yun yung mga way na ginagawa namin, okay, paraan namin sa pagpo-force feed ng halaga naming kuneho. Okay, ang tanong doon is kailan nga ba yung tamang panahon na gawin natin to? Okay. So yung tamang panahon guys na gawin natin to is once na nakikita natin na walang laman yung tiyan ng kits. Okay, once na makita pa lang natin na wala nang agad na laman, okay, pwede na kaagad natin gawin mismo para at least makadedika agad yung mga kits. So isa pang tanong dyan, gaano katagal? Okay, gaano natin to katagal gagawin o yung pagpapadede natin? Okay, so para sa akin, depende guys. Okay, depende. Hindi ako magbibigay ng oras sa inyo. Okay, pero once na makita nyo na busog na sila, okay, busog na sila or huminto na sila, kasi mapapansin nyo hihinto na yan sila magdede. So pag ganyan, so busog na guys, pero tuloy-tuloy pa rin siya. Hayaan nyo lang. Okay, kasi pag okay na yan siya, hihinto rin yan kusa, gusto na niyan matulog. Okay, yun na yung tamang oras para itigil na natin. Okay, tigilan na natin, okay na yun. Pero guys, once na umabot kayo ng 10 to 15 minutes na nagpo-force feed kayo, napapansin nyo na wala pa rin laman yung tiyanong kits, okay, ibig sabihin may problema guys. Okay, so walang gatas o mahina yung gatas ng mama dough. Okay, so ang option natin dyan guys, ang pwede natin dyan gawin, kung nakikita natin na ganun, magbigay tayo ng greens lalo na malunggay. Okay, malunggay doon sa mama dough. Tapos may mga pellets din na pampagatas, yung calf mana. So sa mga poultry shop nyo rin yan mabibili. Okay, so yun yung mga pwede nyong gawin. Pero habang walang gatas yung mama dough, ang gawin nyo muna guys, pwede kayong gumamit ng syringe. Okay, yung pangturok. Pero yung walang ano guys sa karayom, yun yung gamitin nyo pampadede sa kanila. Okay, i-hand feeding nyo muna. Pero before nyo yun gawin, mas better na i-recommend ko sa inyo na ang gawin nyo muna, kung may kasabay siyang nanganak, okay, doon nyo muna padidein. Okay, kasi mas healthy yun yung gatas talaga ng rabbit. Okay, maganda talaga yun para sa kanila. So hanggat maaari, yun muna yung gawin nyo guys. Okay, doon nyo padidiin sa iba. Last option nyo na yung hand feeding. Okay, sa hand feeding naman, ano ba yung mga pwede natin gamitin na gatas? Okay, may mga nabibili na cat's milk, yun goat's milk, yan yung mga nabibili. Pero dati na nag hand feeding kami, ang gamit ko guys is yung
breast milk, okay, yun sa tao talaga. Kasi mas safe yun. Yung bago, yung bagong kuha pa lang talaga, guys, para at least mas makakasigurado tayo na hindi makakasama para dun sa mga kids. So pag nakita nyo na ganyan, guys, nabusog na sila, okay na yan. Okay, so makakatulog na rin kayo ng mapayapa sa gabi. Dahil alam nyo na nakadede, okay, nakadede at may laman yung tiyan ng mga kids. Okay, so ang isa na huwag natin kakalimutan, guys, pag nagpo-force feed tayo after nun, hanggat maaari, bigyan natin ng pagkain. Okay, bigyan natin ng pagkain yung mama do. Kasi malaki rin yung nawala sa kanya na napunta sa mga kids. Para at least hindi rin siya ma-stress. Kasi hindi rin magandang epekto sa mama do kung mai-stress siya. Kasi possible na hindi na siya makapag-produce ng gatas dahil nga sa stress siya. So bigyan natin ng pagkain para pampalubag looba sa mama do, at saka at least makakalimutan niya yon. Kasi binubuhat natin, nilalabas, buhat labas, syempre paulit-ulit na ganun, possible din may stress. So bigyan natin ng pagkain para at least hindi siya masyado mag-focus sa bagay na yon. Kasi yung mga rabbit matandain, so matatandaan nila na after nilang magpadede, papakainin pala sila. So, eto na sila ngayon, guys, silang apat, okay? So, tiyagaan lang talaga. Kasi kung papabayaan natin sila, okay, hayaan natin na hindi makakadede, mamamatay talaga sila, guys. Kasi lahat nakabasehan sila sa atin. Okay, lalo na pag ganun pa kaliliit, tapos yung nanay is may mahinang gatas or hindi nagpapadede. So, kailangan talaga ng support natin as breeder, kailangan nandyan tayo. So, ngayon nasa 16 days na sila, guys. Okay, God's will, healthy. Healthy na silang apat. Okay, kasi nasuportahan natin. Pero kung napabayaan natin, may posibilidad na may namatay sa kanila or posibleng apat sila. So, kailangan lagi tayo nandyan para i-monitor yung mga alaga natin at hindi natin sila mapabayaan. Kasi kailangan talaga nila yung suporta natin as breeder. So, yun, ulitin ko lang. Once na nakikita natin na kulang yung didede ng mga kids, pwede na natin kaagad i-force feeding doon sa nanay. Okay? So, kung hindi sapat yung gatas nung mama daw, gumamit tayo ng ibang daw kung may kasabay sila. Last option natin lagi, guys, yung hand feeding. Kasi hindi siya ganun ka-healthy mga ginagamit nating gatas compare sa gatas ng rabbit. Ayon sa pag-aaral, ilang doble yung sustansya ng gatas ng rabbit compare sa breast milk o yung sa gatas ng tao. So yun lang, guys, sana nakatulong yung maiksing video na ginawa ko sa kung paano nyo pa maalagaan ang inyong alagang kuneho. So maraming salamat, hanggang sa muli sa susunod nating video.